Hello, what is up, guys? Tito Boxes here. You know, ganda ng umaga. Okay. Pero actually, kinakabahan ako niyang kaninang madaling araw. Kasi ang lakas ng ulan. Kaya akala ko hindi ako matutuloy ngayon. So, dala ko aking backpack. Oh my God! Wow! Ang agenda natin ngayon is meron tayong pupuntahan na isang lugar. Diba? Isa siyang actually dinadayo siya ng mga tao. Pero since kasi nung nagkaroon ng pandemic is wala, bigla siyang nag-dump. As in wala. As in wala nang masyado talagang pumupunta. Now that's a lot of damage! Yun. Diba? Hindi ko rin alam kasi dati talaga nung pinuntahan ko to nakakapanghina eh. Kasi dati talagang kala mo parang pinabayaan na yung lugar na yun. So parang hindi tuloy alam kung hanggang kailan siya ulit tatagal. Pero alam naman natin na hindi siya basta-basta pababayaan. Kasi under siya ng Quezon City. Sakop siya ng Quezon City. At yun yung pupuntahan natin ngayon. 2,000 years later. Nakita niya. Yan yung dating tower na hindi tapos. Kasi maraming nag-claim kung kanino ba talaga yan. Taas niya, no? Diba? Pero may yung ganyang kataas na building, di ba? Hindi mo makakalain. Naghintay ka ba? Wala na! It's a prank! Charan! Para nga pala sa mga naghahanap ng trabaho. Diba? Meron dito isang building sa Quezon City Hall. Kung saan pwede kang pumunta in case. Fourth floor, I guess. Itong building na to. Tawag nila dito is Quezon City Peso Building. Oh, yun, tama. Quezon City Peso Building. Yan yun, oh. Yan yun. Dalawa yan kasi baka malito kayo, ah. Kasi meron pa doon. Iba yun. Eto. Yan, kuwaan ng ano yan. Kuwaan ng business permit. Occupational permit, mayor's permit. Saka doon yung sa fourth floor, nandun yung para sa ano, sa mga, yung mga gusto magtrabaho, diba? Bibigyan kayo ng mga recommendation letter. Siyempre, interviewin din naman kayo. Meron din dyan mga ano, yung mga pumupunta ng agency, ba't iba? Abroad, call center, saka department store, food industry, kahit ano. I got you, homie! Diba? Nafi-figure out nyo na kung saan talaga ako pupunta. Diba? Ito, yung mga bagong building. Building regulatory offices. Hindi ko alam kung numero sa loob nyan. Pero for sure, marami rin masisipag na trabador dyan. Ang laki na lang pinagbago ng Quezon City Hall. Quezon City Hall. Gago! Yan, Quezon City parking lot. Yan ang parking lot nila. Dati, eto. Yan, yung pwesto na yan. Hanggang dun, parking lot siya. Pero ngayon, gumawa na sila ng sarili nila. Yan, mga masisipag natin, mga ano. Empleyado, pagaya ko. Diba? Pero kasi ngayon, rest day. Rest day ko ngayon, kaya alam na. Papasok. Hindi bayad. Labadjit. Stop it. Get some help. So, ito tayo. Dito tayo sa Quezon City Memorial
recent eh. Sabi lang nila, nagbago daw yung tsura na ito. Titignan natin from our own. Titignan natin from our own kung gaano nakalaking pinagbago niya. Diba? Ha! Papagod. Huwag naman maglakad. Relax, magkaroon lang siya. Kaya naman. Soon to be. Pwede kong isang payon doon ang baby. Soon to be, boy. Drinks lang. Drinks baka naman. Yeah, boy. Diba? Ay, pa-practice lang. Kala mo naman, diba? Bigyan tayo kahit 26 inches lang na bike. Mountain bike. Yun. May mga legendary photographer. Yung mga pinapangarap ko someday. Makabili ng sariling camera. Well, hindi ko pa alam kung kailan, pero soon, di ba? Soon makakabili tayo ng camera. Aristocrat, Max's Fried Chicken. Sarado pa rin talaga sila. Ito lang na natin talang matibay. Ang tagal na niyan, boy. Tropical hot. Yan ang pinakamatibay na ano, restaurant dito. Tignan natin. Diba? Ang ganda nun, ha? Parang wala ata dati yun. O binago lang, o nilinisan lang. Kaya so yun sa pangarap ko, yung camera. Diba? Comment down below. Ano yung pinaka-the best na camera? Siguro, mga ano lang yun. Mga around 15 to 20K na camera. Target ko pa naman yun, pero hindi ko naman agad-agad bibilhin yun kasi marami rin akong ano, kailangan unahin sa bahay. Lalo na yung tubig tsaka kuryente. Diba? Mas kailangan ko siyang unahin kaysa sa sarili kong panluho. So, well, ito naman. Ito namang phone gamit ko is Realme 7i. Meron siyang 8GB RAM and 128GB ROM. Diba? Meron siyang 64 megapixel naman. So, palag to. Palag naman to sa iba't ibang project na pwede kong gawin. All throughout the day, na sana, boom, di ba? Ano? Well, actually, gumanda nga naman, hindi na kagaya ng dati. Kasi before, nung pumunta ako dito, last year, di ba? Last year, around August, wala talagang katao-tao dito. As in, konting-konti lang talaga. Yung mga nakikita nyo, ngayon, yan yung mga bike. Yung mga nagbabike, wala yan dati nung pandemic. Kasi, takot talaga yung mga tao lumabas. Diba? Pero ngayon, since umu-okay-okay na siya, diba? Dapat maging, ano, point down din sa sarili natin na kailangan pa rin natin mag-ingat. Nice. Pag-iingat pa rin ang kailangan natin kasi second variant pa to. Hindi pa to tapos. Matagal pa. Yun o. Oh. Yung mga nakapark ng kotse. Dati walang kotse yan. Yan. Walang mga ganyan dati. Pero ito malupit. Naririnig niya yung naririnig ko. Ha? Naririnig nyo yun? 90 kilometers. Kung naririnig nyo yun, alam nyo na kung ano yung pinakadinadayo talaga dito sa Quezon City Circle. Ha? Ay, naririnig nyo ha? Ayan sila o. Yung mga nagsusumba. Well ha? Ayos na yun kasi naka-social distancing pa rin sila. Which is okay. Yeah.
Kasi at kahit papaano, nasusunod yung protocol sa Quezon City. Which is yung physical distancing. Ay no. Ang layo ng pinagkaiba po yun. Last year, pumunta ako dito around August or September. Zero tao dito. As in wala, konting-konti lang talaga. Siguro around 100% na bumibisita dito sa Quezon City, Sir Bell. 5%, I guess, tao dito. Jesus Christ, great. Oh, kasi ano, wala talaga yan. Walang masyadong tao dyan. Walang masyadong mga nagja-jogging, walang masyadong mga nagba-bike. Pero ngayon, men, since alam natin na nagiging maayos na yung Quezon City, pero sana huwag natin isang tabi yung pag-iingat. Diba? Para na siyang normal day ulit. Diba? Dami na. Diba? Dami na ulit. Dami na ulit. Nag-ano. Bonsai! Ninja. Ayos, diba? Sulit yung punta ko dito. Kasi akala ko wala na akong maaabutan. Punta kayo dito. Quezon City, Sweden. Diba? Kaya, di ba? Kasi ganito naman talaga dati, no? Nung pandemic lang naman kasi talaga itong bumigay talaga. Solid na boy. Pwede ko na siya i-edit pag ko eh. Ha? Ang dami na. Malupit. Ito dati wala ito ah. Yan yung mga food stall na to. Wala ito dati nung panahon ng pandemic. Pero ngayon, di ba? Musbong sila. Nakakatuwa kaya? Diba? Uy, yung ating friend zone na si ano. Lagi ko siya nakikita dito dati. Yan yung Siberian na yan. Cute kaya niya. Pag-alagala. May sarili siyang life. May sarili siyang life-changing moment.
CEO. Parang gusto ko na mag-edit na lang agad eh. Pero sayang lang kasi ang mga gusto ko kasing makita dito, yung mga bata, yung mga chikiting. Mga chikiting. Kasi sila yung ano yun. Sila yung mas nakaka-appreciate ng lugar na to. Kasi dito na din sila nakakilala ng mga kaibigan nila. O sa iba. Meron siguro sa ano, maybe looking forward pa siguro sa Quezon City Memorial Center. Na sana soon. Mga kabataan naman, mga chikiting naman yung mga makikita natin dito, mga natatakbuhan. So, that's it. Yeah. Please like, comment, and subscribe na lang kayo sa YouTube channel ko, Tito Box. Yeah. Click nyo na rin yung bell button para mas updated kayo sa mga videos ko. Last look na lang para bago tayo umuwi. Bye. Blindness is no impairment. Against a smelly enemy. You have not earned victory.